Nagtatanong ko kayo kung bakit ako nandito, kung bakit ako nagsasalita sa mga sinasabi ko, kung bakit ko na-post yung napakahabang, mahaba kong caption sa Instagram. Natatanggalin mo din. Minsan kasi, sa dala ng galit, sa dala ng lungkot, na nakalimutan mo na artista ka na pala. Kasi kami, bilang artista, nakakulong kami dito sa bahay na wala kaming magawa para sa kumpanya na pinagtatrabuhuan namin at tumutulong sa amin. Ito lang ang kaya naming isukli sa kanila sa panahon ngayon. So, nung lumabas yung post ko sa Instagram, ang daming nagtanong, Kim, okay ka lang? Kim, okay ka lang? Ayoko silang sagutin. Sabi, Kim, burahin mo yung post mo. Hindi ikaw yun. Sabi ko, sandali lang. Yun ang nararamdaman ko. Yun ang gusto kong sabihin. Everything you know is in your mind. Kasi, kaya naman nagagalit ang isang tao dahil nasaktan siya, nalungkot siya. Kung hindi ka nasaktan, hindi ka naman magagalit. Oo, nagalit ako. Pero wala na akong magagawa. Ang tanging magagawa ko lang is ipaglaban yung tahanang tumulong sa akin na napakaraming taon. Ako naman, I am speaking in behalf sa lahat ng mga tao nangangarap pa. Kasi ako, nur ordinaryong tao lang ako sa Cebu. Dati, nangarap lang ako na gusto ko balang araw makita ko yung sarili ko sa telebisyon. Gusto ko balang araw maahon ko yung pamilya ko sa hirap. So, nilagyan ko ng pangarap yung sarili ko na dahil sa istasyon na yon, may posibleng matutulungan ko yung pamilya ko. May posibilidad na makakaalis kami sa maliit na kwarto na yon, may aahon ko sila. So, what more kung sa dami-dami ng Pilipino na nangangarap, sa dami ng ordinaryong tao na nangangarap, na parang tinanggalan nyo sila ng pag-asa. Dahil maraming platform ang ABS, meron tayong, kahit sa pinakabata, The Voice Kids, Mini Miss You, hanggang sa pinakamatanda, kakanta sila sa tawag ng panghalan 40 to 60 years old. Simula bata hanggang matanda, may platform ang ABS para tulungan ang ordinaryong tao. So, bakit nyo tatanggalan ng pangarap at pag-asa ang isang tao? Bakit nyo tatanggalan ng platform ang tao na gusto ko sumali sa ganito dahil kapag nanalo ako, baka mapagamot ko yung lola ko? Gusto ko sumali dun sa contest na yun dahil kapag ko hindi man ako nanalo, may consolation prize ako. Pwede kong ipambili na masarap na pagkain at mag-iiwan nyo ng ngiti na, uy, nakita nyo ako sa TV. Yung saya ng bawat Pilipino na kahit maliit lang, pinagkaitan nyo sila ng saya sa panahon na to. Bakit nyo tatanggalan ng platform ang mga ordinaryong tao? Kahit nga ordinaryong tao na nasa probinsya, pwede mag-audition gamit lang ang internet para lang maabot sila. Para makakanta sa tawag ng tanghalan. Yung mga ganun, yung mga simpleng bagay, simpleng pangarap, na kung para sa ibang tao simple, pero para sa taong yun, isang bagay na yun na hindi niya makakalimutan buong buhay niya. So, bakit niyo sila lilimitahan? I'm not saying na walang ibang channel na pwedeng salihan ng mga pa-contest, ang mga ordinaryong tao. Pero kung mas maraming channel, mas maraming mabibigyan ng pagkakataon, lalo na ang ABS, na maraming platforms para sa ordinaryong tao. Kaya kayo mga basher, mga trolls, kung masasakit na salita yung sinasabi niyo sa amin, hindi kami nakagraduate, mag-artista na lang kami, wala akong pakialam. Dahil sa trabaho kong to, napatapos ko ng pag-aaral yung apat na kapatid ko. Naalis ko sila dun sa bahay na maliit na nagsisiksikan kami.
Kung nagawa ko, magagawa din yun ng ibang tao sa tulong ng ABS-CBN. Kaya sa NTC, bumubulong, dumudulog kami sa inyo na sana bawiin nyo na yung cease and desist order. Sana hayaan nyo na kaming mamahayag. Ay, sana ibalik nyo na ang ABS-CBN. Ako po si Kim Chu.